Forest land. Landscape. Seascape. DEN Army Maropa. News. Sa epekto ng hindi maipaliwanag na pagbabago-bago ng panahon, patindi na ng patindi ang mga bagyong sumasalanta sa bansa kung saan nagre-resulta ito ng biglaang pagbaha o pagkakaroon ng daluyog. Ang masama rito, hindi handa ang mga tao sa tuwing mangyayari ang mga panganib, marahil dahil ito sa kakulangan sa kaalaman patungkol sa maaari nilang gawin o patungkol sa kahalagahan ng kapaligiran at likas yaman. Sa kabilang banda, ang DENR at iba't ibang mga organisasyon ay naglalayong bigyang kaalaman ng mga mamamayan upang tulungan silang maging handa sa mga posibleng panganib na maaaring maranasan. Kaugnay nito, sa pagdiriwang ng nagdaang World Wetlands Day noong 2 Pebrero na may temang Wetlands for Disaster Risk Reduction, nagkaroon ng isang makabuluhang pagbibigay kaalaman patungkol sa kahalagahan ng mga wetlands at ang mabuting epekto nito sa mga tao. Wetlands Day 2017, sa pangunguna ng DENR Provincial Environment and Natural Resources Office ng Oriental Mindoro, Divine Word College, Haribon Foundation, at Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Inc., ang Nauhan Lake National Park na isang pinangangalagaang pook na matatagpuan sa lalawigan ng Mindoro ay dinaluhan ng humigit kumulang 100 partisipante at dito isinagawa ang iba't ibang aktibidad. Una rito, ang paglilinis sa may baybayin o coastal cleanup ng Nauhan, kung saan ito ay pinagtulungan ng mga mamamayan ng Nauhan at mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo sa Mindoro. Kami po ay nagkandak ng IEC at kasama namin po ay mga estudyante ng different schools dito sa Mindoro. Kami po ay together with MBCFI, Haribon Foundation, Divine Word College of Calapan, saka ang DNR po, itong office natin. Kami po ay umikot sa lawa at may nakaroon ng bird watching at same time, nakaroon din ng mga photo contest. So far, ito yung ginawa namin sa taon nito para sa ating Wetland Day celebration. At the same time, nakaroon din po tayo ng coastal cleanup along coastal ng Nauhan Lake at yung mga nakita natin kanina, yung mga kapitan at kanilang mga konsehal at mga ibang mga tao dito ay nagwawalis, naglilinis. Ito ay ginagawa namin para at least malinis natin ang katabi ng ating lawa. Matapos ang paglilinis sa baybayin, agad sinimulan ang ibang klase tour, isang programa na layuning makapagbigay ng kaalaman patungkol sa dagat-dagatan ng Nauhan habang nagsasagawa ng klase sa bangka. Ano nga ba ang ibang klase? This ibang klase project with the Department of Environment and Natural Resources has been part of the advocacy of Divine Word College of Calapan. So, nagsimula ang lahat ng ito when Miss Amanda Wilmot, an Australian volunteer, went to the Philippines at sa Divine Word College of Calapan siya nagstay, and they made a research about the biodiversity of Nauhan Lake. At doon pinag-aralan nila ang iba't ibang biodiversity na makikita dito sa Nauhan Lake. So in this regard, they made a particular module on how to give information and educate the residents of Oriental Mindoro, most especially the nearby residents of Nauhan Lake, about biodiversity of Nauhan Lake at ano yung mga pwedeng maging actions and part of activities, programs on how to preserve and to conserve Nauhan Lake. Habang binabaybay ang palibot ng Nauhan Lake National Park, dito nagbahagi ang iba't ibang tagapagsalita patungkol sa mga wetlands at kahalagahan ng dagat-dagatan ng Nauhan. Pinakita rito kung paano nakatutulong ang mga wetlands na mabawasan ang sakuna kung may darating mang bagyo o kung magkaroon man ng biglang pagbaha o daluyong. Ang
Ang wetland ay isang mababang lugar kung saan ang lupa nito ay maaaring permanenteng lunod sa tubig o nagkakaroon lang ng tubig, depende sa panahon. Ang pangunahing pagkakaiba nito sa ibang katawang tubig ay ang mga halamang tumutubo rito. Maraming katangian ang isang wetland. Nakatutulong ito sa kapaligiran. Kaya nitong linisin ang tubig, bawasan ang pagbabaha, at panatilihin ang carbon sink na siyang humihigop sa carbon dioxide. May tatlong uri ng wetlands. Una ay marine and coastal wetlands. Mga halimbawa nito ay bakawan at sapa. Isang pang-uri ay ang inland wetlands. At halimbawa nito ay ang ilog, talon, at mga dagat-dagatan. Ikatlo naman ay mga wetlands na nilikha ng mga tao. At halimbawa nito ay mga pangisdaang lawa, palayan o rice fields. Natapos ang aktibidad na ang lahat ay puno ng kaalaman patungkol sa mga wetlands at mas lalo ring naunawaan ng mga partisipante ang kahalagahan ng dagat-dagatan ng nauhan.